narito na naman aking video regarding sa IS Super Grandia. Ang kanyang problema ay under chassis. Igagayto ko kayo kung paano gumawa ng under chassis. Toyota Hiace. Guys, yung apat na tornilyo dito sa likod tatanggalin nyo para mabaklas nyo itong wheel bearing, itong rotor disc na to, kasi may problema yung kanyang rotor disc, ipapa-repiso. Medyo masilan lang to kasi medyo may sinset to. Bago nyo baklasin yung rotor na to, kailangan tanggalin nyo muna yung sensor. Kasi once na madisalign yung sensor, mag-i-indicate sya dun sa dashboard. Kasi medyo sensitive to guys pagdating sa sensor. ABS sensor ang nakalagay dito sa ilalim. Ito guys, makita ko sa inyo, yan. Ayan yung ABS niya. Ito, ito. Ayan. Ito, ito, ito. Hawakan ko. Ayan yung ABS niya. Ito. Kailangan baklasin yung hawak. Kailangan nyo yan tanggalin bago nyo i-pull out ito, itong rotor disc na to. Kasi kapag sumabit ito at mapunggal yung dulo, yan, medyo may kamahalan o ang sensor nito. ABS sensor ho ang tawag yan. Kailangan pagka hindi nyo gaano kabisado, step by step ang paggagawa o pagbabaklas. Up natin to dahil papareps natin, may tama na kasi yung rotor niya. Magpapalit tayo ng brake pad. Papaklasin pala muna. So, kailangan gamitan to ng puller. Impact puller para matanggal. Sandali guys, kukunin ko lang yung impact pullers para makita nyo kung paano baklas yun. Ito guys, ito yung impact puller niya. Ito yung pantanggal ng bearing. Para ma-pull out mo tong rotor disc nito. Ito guys, lalagyan nyo lang sa ng nut. Guys. Tapos bigyan niyo. Ganun lang guys, patanggal nito. Yan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo yung sensor. Itong gear na to kailangan hindi siya magkaroon ng bungi o dumi pag ibinalik nyo, kasi nagmamalfunction
siya sa ABS, yung tinanggal natin kanina na ABS. Kaya pagka mga ganito na mga sensor type, dapat maging maingat sa pagbaklas, guys. Medyo may kamahalan yan pagka yan ang sira. O gusto natin magtipid, eh, lalo tayong mapapamahal pagka magkaroon ng ibang problem dahil lang dun sa pagbabaklas. O ganito. Ito naman ang ating babaklasin ngayon. Ay, ang kanyang tie rod. Yung bago nating parts kakabit na natin. Ayan ay ang aming gamit dito ay original. Yan o, makikita made in Japan. At hindi lang yan guys, na karton lang nakalagay. Sa karton lang nakalagay yung pangalan ng Japan. Dito yan guys. Pati sa parts nya naka-indicate yung kung Japan o Japan, ayan. Ayan guys, nakikita mo. Talagang branded siya. Ayan. Ayan.
Yan yung ginagamit namin dito na mga parts. Hindi kami gumagamit ng mga gawang China. Yan. Made in Japan. Lahat yan, Japan. At ito. Yan guys, makikita mo. Naka-indicate pati yung pangalan niya. Yung mismong pangalan ng parts, nandiyan dyan. Pati yung kung ano, Japan siya, o replacement, o Taiwan. Ayan, yung amin, Japan. Made in Japan. Ituro ko naman mamaya sa inyo kung paano pagbalik ng mga ating mga papalitan. Maraming salamat guys, at huwag niyo kalimutan mag-like and share at subscribe para lagi kayong updated sa ating mga videos. I got the magic in me.